Noon pa man, larawan ng kamay nilaan ng pag-unlad, nakita sa ingay at sigla ng mga kalsada at pag-usbong ng komersyo ng syudad. Pero kung papansinin ang mga kaliit-liitang detalye, maipipinta rin dito kung gaano kahirap ang buhay ng ilan nating kababayan. Sa tapat ng isang abandonadong gusali sa kahabaan ng Padre Faura, naabutan naming may malalim na iniisip ang 65 taong gulang na si Tatay Edgardo. Ang kanyang diwa, nasa obra na kanyang nililikha, mga painting na sumasalamin sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Ang pintor na si Tatay Edgardo, isa lang sa mahigit 4 milyong Pilipinong walang tirahan o homeless dito sa Pilipinas. 3 milyon sa kanila, nasa Maynila, iginuguhit ang kapalaran sa lansangan. So ang lugar ko, dito na ako makapira, din ako natutulog. At ito mga gamit ko, yan ba itong plywood pag umuulan. Pinangarang ko dyan para hindi kami mabasa. Itong higaan na ito, dito ako nagtutulog sa gabi, nalagay ko ito room. Pagkatapos mga anak ko naman dito, nakalatag sila rito. Bukod sa hirap kapag umuulan o sobrang tirik ng araw, kailangang laging alerto si tatay. May mga pagkakataon kasing natatimingan sila ng clearing operations at napapaalis sa lugar. Tuwing Monday kasi may clearing. Kaya pag hindi mo niligpit yung mga gamit, makukunin nila. Daming sa naman pagbiglaan, mga social worker dyan, biglang meron silang operation, clearing sa kalye, may kasama mga police. Pag naabutan ka, sakay ka, dadaling ka sa rak. Ang mga pinturang gamit ni Tatay Edgardo galing lang sa hingi. At ang nagsisilbing canvas mula naman sa mga napupulot niyang plywood. Sa bangketang ito naman ang mistulang art gallery ni Tatay Edgardo. Dito niya dinidisplay at ibinebenta ang kanyang mga painting sa halagang 100 piso pataas. Nagsimula ako ka, ganito. May nakita nga ang pintura. May tinato na kalakal, maraming pintura. Ikaw sayang, ginawa ko mga plywood. At hindi na isipan ko, may matras eh. Gawa-gawa ako. Drawing-drawing ako ganyan. Hanggang makabuo ako. Tapos, nung makabuo na ako, may dumaan na foreigner, nagtanong, ano ba yan, bebenta mo? Sabi ko, oo, magkano? Sabi ko, 200. Bilis siya. Pinayari niya, 200. Sabi niya, gawa ka pa. Kaya sa susunod, pag dumadaan ako dito, bibili ako. Sabi niya, may pera sa kalakal. Maraming bagay dyan na nagiging pera. Pwede mo pang i-retokin mo lang, pinturaan mo, ganyan. Walang formal na pag-aaral si Tatay Edgardo pagdating sa pagpipinta. Ni hindi pa nga raw siya nakakapasok sa tunay na art gallery o exhibit. Ang lahat ng kanyang likha, larawan ng pang-araw-araw niyang pamumuhay, nakita ng kanyang mga mata, iginuhit ng kanyang isipan at ipininta ng kanyang puso. Ay, siguro dahil ako lang gumagawa ng painting na nasa plywood, mga iba sa canvas, hindi lang ang nakakita ng mga painting na sa plywood, di ba? Siguro ganun, kaya nagugustuhan nila sa mga timpla ko patong-patong sa nabubuhay. Bagamat todo effort si Tatay Edgardo sa kanyang pagpipinta, ang totoo, malakas ng araw kung makabenta siya ng 2 painting sa isang buwan. Kaya naman ang diskarte ni Tatay Edgardo para kumita ng extra ang pagiging parking boy.
Sa pagiging parking boy, kumikita si Tatay Edgardo ng dagdag na 50 hanggang 200 piso na pinagkakasya niya sa kada araw. Pero hindi lagi. Yung parking ko kumikita ako maliit. Mahirap yun. Pag hindi ka marundumiskate, pag hindi ka masipag, wala kang kakainin. Malapit yung pangkain mo. 10 taon ng homeless si Tatay Edgardo. Nagsimula raw ang kanyang buhay lunsangan nang mawalan siya ng trabaho. Dahil dito, hindi na kinaya ni Tatay ang gastos para mangupahan at nasadlak na sa kahirapan. Hindi ito nagustuhan ng kanyang asawa, kaya sumama raw ito sa ibang lalaki na mas nakakaangat sa buhay. Sa kahirapan ng buhay, nag-aalap din ako. Ang kinakasama na meron, wala tayo. Gayunpaman, ang tatlong anak nila ni Tatay Edgardo, piniling sumama sa ama. Ang dalawa, may sarili ng pamilya. Samantalang ang 21 taong gulang na bunso na si Christian, kasama pa rin si Tatay Edgardo sa bangketa. Mga puno namin, sabay kami ng anak ko dito, kumakain kami. Iniisip yung sarili niya. Lagi niya pong inuuna yung mga pamilya niya bago yung sarili niya. Proud po sa tatay ko kasi masaya siya sa ginagawa niya. Masaya ang pagtatapos ng araw ni Tatay Edgardo. Nakabenta siya ng isang painting at nakadilihensya rin siya sa kanyang pagpaparking. 860 pesos ang kabuo ang kita na naiuwi ng matanda. Ayun. Pag usually, pag ano, pag ordinaryong araw, sa parking-parking lang, nakikita lang akong 150 hanggang 200 pangkain namin. Pero ngayon maganda, dahil nabibilan ako ng mga painting. Kaya ba dun kaya? Kaya 50 lang po. Idadagdag din nila sa panggastos ang kita ni Christian na naka-sideline sa pagtitinda ng lobo. Ang kinita ng mag-ama, sapat lang daw para sa 2 araw. Pero ang mahalaga sa gabing iyon, hindi kakalam ang kanilang mga sikmura. Oh, makita mga anak ko, hindi na naghihirap, hindi na putok ang kain, meron sa bahay na nagtutulugan, yan lang. Umaasa si Tatay Edgardo na bukas muling maibebenta na ang kanyang mga painting para kahit papaano, mairaos nila mag-ama ang susunod na mga araw. Habang pipinting ako, pinanonood ako. Pinanonood ko sa mga tata, ganyan, nanonood sila. Meron naman natutuwa. Gusto nila bumili. Nagbebenta rin ako. Dahil marami ang dumaraan sa Padre Faura, sa panahon ngayon na mabilis nang mapansin ang mga ganitong kwento na tulad ng kay Tatay Edgardo, nitong buwan, naging viral siya sa social media. Umabot sa halos 20,000 shares ang kanyang kwento at larawan. Hinangaan ang kanyang kasipagan at ang kanyang talento. Kaya ang dating dinadaan-daanan lang niyang mga obra, ngayon dinadayo na. At nakita ko, nakaraos na kami, nakapagbigay ako sa mga utang-utang ko, nakapagbayad na ako. Ngayon, tuwan-tuwa ako, nagpapasalamat ako sa lahat mga tumutulong sa akin. At kung dati, nanghihingi pa si Tatay Edgardo ng latak na pintura at lumang paintbrush, ngayon, may mabubuting loob na nagbigay sa kanya. Para kasi sa kanila, isang inspirasyon ang kwento ng talento at katatagan ni Tatay Edgardo. Nakaka-inspire na rin kasi kahit ganun yung situation, nakakahanap siya ng way para ma-express yung sarili niya to art. Super creative, tapos magaling talaga siya. Kasi even though dyan lang siya nag-stay, nakakagawa siya ng mga creative na bagay na nagiging hanap buhay din niya. Maging mga dayuhang turista, hanga, hindi lang sa mga obra, kundi pati sa kasipagan ng matanda. I pass by almost every day, and I notice how he does those paintings like a labor of love. So,
besides finding them very interesting and whimsical, I thought I'd just take one as a souvenir of the good times I spent in the Philippines. Habang nagpipinta ng kanyang obra, isang bisita ang dumalaw kay Tate Edgardo, ang mismong nag-upload ng kanyang kwento sa social media, si Kel. Hi, kumusta? Oh, ano'ng dumating yan? Opo, eh... Ngayon ka lang? Bisita nung ano, dahil... Wala kang pasok. Mamaya po, may pasok po ako. Yun yung nakapansin sa akin, kasi alam mo pag nasa street ka, medyo depressed yung dating eh. Sa kanya yung mga pieces niya kasi, makulay. We have a group na mga mobile photographers sa Philippines. Doon ko actually in-upload yun. Initially, then nung sabi ko, might as well humingi ako tulong sa mga artist friends ko. Dahil niya sa iyo, kaya nagulat ako, dami. Sundun na, dami pumupunta rito. Alam niya, mga estudyante, may nag-documentary sa akin. Kung ano-ano. Tapos may nagbibigay sa akin ng grass. Gumanda income ko, makapagtabi ako, pang-emergency. Salamat sa'yo, hindi dahil sa'yo. Nalako ng Diyos dito para sa... Para matulungan ka tayo. Actually, ano eh, ang tawag ko doon kasi solid si tatay. Parang ganun. Yung, alam mo yun, yung everyday life, hindi madali. Kung tayo nga, sheltered tayo, hindi madali yung everyday life. What more si tatay pa, di ba? Bilang pasasalamat sa pagmamagandang loob ni Kel, isang obra ang inihandog ni Tatay Edgardo sa binata. Oh, salamat, tay. Nadagdagan man ang kita, pangarap pa rin ni Tate Edgardo na makaipon at magkaroon ng tahanan para sa kanilang mag-ama. Sa ngayon, dahil matanda ka na, hindi na ako nakangarap eh. Kasi may inahabol akong buhay din. Ang buhay na inahabol ko, hindi ngayon. Makitaro ng anak ko. Nasayang din na. Panalangin ang bumubuo sa isang araw ni Tatay Edgardo. Ito rin ang kukumpleto sa pinakamaganda niyang likha. Isang imahe ng lalaking salatman sa buhay, nakatingala sa langit, at lubos na nagpapasalamat sa may kapal. Nagpapasalamat ako din sa deadline. Yung nga, nakakaraos kami. Kahit pa ganito kami, tulong lalo na sa ngayon. Naging ganito ako, maraming isang gusto sa painting ko, maraming bumibili, maraming talaga ako.